Ayan, so kumusta na po kayo? Sigurado po ako maraming nabitin dun sa huling kwentuhan natin. Hayaan nyo pong ituloy ko yung ating kwentuhan nung nakaraan. After naming nakapag-usap ni engineer, natanong ko rin kung magkano yung kita sa RTL, pag-RTL natin, pagpapaitlog. Nag-decide na po ako 101% na talagang papasukin ko na yung negosyong ito. Kaya lang ang challenges na naman sa akin ay wala po akong puhunan. Wala po akong pambili ng RTL dahil noong mga panahon na yun, ang RTL ay nasa 220 pesos po ang isa. Mura pa po nun. Mura rin ang feeds. Pero mura rin ang itlog. Nasa 3 pesos, 3.50, 4 pesos pa lang yung itlog nung time na yun. Naganap ako kung paano yung magandang diskarte hanggang sa naisipan ko na instead na bibili ako ng RTL ay bibili na lang ako ng sisiw na siya namang palalakihin ko. Nang sa ganun ay hindi ako mabigla sa ilalabas kong pera dahil wala nga po akong puhunan. So kapag yung sisiw ay nasa 37 pesos, mga ano po yan, 74,000 po yung aking pambibili ng sisiw. So pwede po akong mangutang. Nangutang po ako. And then yung kanilang kakainin naman ay daily akong bumibili. Kapag medyo maganda yung kita natin sa restaurant, bumibili po ako ng 5 sako. Kapag mahina naman, 3 o 2 sako. Kapag super tumal, kahit papano, bibili ako ng 1. Ganun po para makasurvive hanggang sa mapalaki po natin yung mga sisiw na yan at maging layers. One day, namasyal po sa akin yung ahente nung sisiw, yung ahente ng binilan ko. Namasyal po siya dun sa farm, nangangamusta, umakyat po siya dun sa growing house natin. At nakita niya yung mga alaga nating sisiw. Pero RTL na po sila nun eh, dahil sila po ay nasa 14 weeks old na. So 2 weeks na lang, RTL na siya, pwede nang ibenta. Pero ang sabi niya, sir, first time mo bang mag-alaga ng RTL? Sabi niya sa akin. So sabi ko, oo, bakit? Ang gaganda ng RTL mo eh, sabi niya ganun. Parang expert ka sa pag-aalaga, sabi niya. Sabi ko, naku sir, hindi, first time ko lang. And then sabi niya sa akin, gusto mo ibenta natin to? Gusto mo bang ibenta? Sabi niya. So ako, ibibenta ka kung ganun mo. Ibibenta natin, tas mag-alaga ka ulit ng sisiw. Eh di, syempre kako, mabilis tayong mag-isip. Sakali bang ibibenta ko, magkano? Ang sabi niya, 220. Mga magkano ng kita ko doon, kako? Meron ka ng kita, mga 50 pesos sa isang manok. So dahil nga sa 2,000, meron akong instant na 100,000. Dahil may nag-aabang na daw na gustong bumili. So kako, aba okay to ah. May 100,000 na ako na kinita. Kaya lang, ang problema, magsisisiw na naman ako. Matagal na naman yung pag-aantay ko na magpalaki ng RTL. So siguro wag na lang. Kasi ang kailangan ko ng mga time na yun is yung daily income. Kasi nga po, ayoko na pong mag-broiler dahil nga sa ang lit na ng kita natin. Kadalasan, lugi pa nga, diba? And then sa restaurant, ano rin, tamang-tama lang naman. So kailangan natin ng additional income. Sabi ko, hindi sir, hindi muna natin ibebenta ka kung ganun. O sige, ganito na lang, sabi niya. Kung gusto mo, mag-alaga ka ng sisiw, tapos palakin mong RTL. Pag RTL, maraming bibili, sabi niya. So kako, inaahente mo ako kakong ganun. Kasi sanay tayo, ahente rin tayo. Ang problema niyan, pag lumaki, walang bibili, ako rin ang kawawa kakong ganun. Eh ikaw, ano, lusot ka na. Nabentan mo na ako ng sisiw. Sabi naman niya, hindi sir, ganito. Kung gusto mo, pautangin kita ng sisiw. And then, yung sisiw na yan, kapag hindi natin nabenta, kapag hindi mo nabenta, wag mo akong bayaran, sabi niya. So parang ang ganda ng deal niya, no? Pero kako naman, dahil nga sa tayo ay masyado ng ano, yung masiyasat na tayo, ano? Sabi ko, sige, considering na mauutang natin yung sisiw, pautangin mo ko. Eh paano naman yung feeds na ipapakain ko? Ang sabi naman niya, de, mauutang naman yan, may terms tayo. Magkano? 30 to 45 days. Eh sabi ko, problema pa rin. Kasi yung RTL, di ba, 16 weeks yan na palalakihin. Pag nag-due yung unang cheque ko, wala pa tayong pambabayad dahil nga sa 45 days pa lang nung RTL natin or 6 weeks pa lang siya. And then ang sabi naman niya, hindi, ganito yan. Saka
sakaling 1 month old na yung alaga mong sisiw, meron na tayong mga buyer na bibili, sabi niya. So kako, totoo ba yan? Sabi niya, oo, totoo. Kung totoo yan, magtitiwala ako sa'yo. Sabi ko, sige, lalabanan ko yan. Eh, total, pinakapunan ko lang naman yung pag-aalaga. So nilabanan natin. Nag-call tayo dun sa kanyang terms. Hindi ako pumayag dun sa ibenta yung 2,000 heads ko na RTL. Nag-aalaga na nga ako. And then nung nag-aalaga ako, after 1 month, tumawag siya. Tinatanong kung willing na ba akong ibenta yung mga alaga ko. Sabi ko, sir, 1 buwan pa lang. Hindi, papareserve lang nila. Babayaran na nila ng kalahati or depende kung gusto mong bayaran ng buo. So kakundi, kalahati lang muna kasi pag kinuha nating buo, parang nakakatamad na eh. Wala ka nang masisingil, di ba? So 50% lang muna yung kinuha ko para may mga pambayad tayo pampaikot sa mga feeds. Mula po noon, the rest is history. Kaya nga po, nakapag-start na po tayo sa pag-RTL. Isang araw naman, may tumawag po sa akin. Isang old friend, teacher po sila. Nagulat po ako dahil matagal nang hindi ko nakakausap yung teacher na yon. Dati kong kanegosyo, dati kong dinideliveran ng mga sisiw ng broiler. Tapos biglang tumawag sa akin. Sabi ko, ma'am, ano po yun, kako? Naalala kasi kita, ano, Sydney, sabi niya, dahil napakabait mong tao, sabi niya sa akin. Sabi ko, ano po ba yun? Hindi, kasi ganito yun. Meron tayong pwedeng utangan, sabi niya sa akin. Ako. Ay naku ma'am, hindi na po ako nangungutang. Ayoko na pong mangutang dahil sa kauutang mas nalulubog po ako kakong ganun. So ayoko na pong umutang. Nag-uumpisa na po akong inuunti-unting bayaran yung mga utang ko kako. Hindi, sabi, hindi, iba to. Sabi yan ganun. Kahit na magkano yung utangin mo, 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon, sabi niya. So kako, medyo naiinis ako kasi nga ini-insist niya, pinipilit niya akong mangutang. Tapos it is very impossible naman na may pagpapautang ng ganon, di ba? Kahit kayo nga rin po na nakikinig ngayon sa kwento ko ay hindi po kayo maniniwala. Sa panahon ngayon, wala na pong magpapautang. May magpautang man, talagang katakot-takot na collateral yung hahanapin at katakot-takot na pagsi-CI sa'yo bago ka pautangin. So kako, hindi ma'am, ayoko na talagang mangutang. Pasensya na kayo kako. Sabi ko nga sa isip ko, siguro mas maganda ma'am kung bayaran niyo yung utang niyo sa akin kakong ganun eh. Anyway, hindi ko naman sinabi yung pangalan ano. Dahil may utang po sila sa mga na-deliver kong sisiw ng broiler noon. Pero dahil nga raw sa, siguro naalala rin nila na mabait ako. So parang gusto rin nila akong isama daw sa blessing. Dahil nga may magpapautang. Pero talagang ang ayaw ko, diba? Tapos yayain sana kitang puntahan, ganun. Sabi ko, kung yayayain nyo ko para samahan ko kayo, willing naman ako, samahan ko lang kayo. Pero sa mangungutang, hindi po talaga ako mangungutang ka kung ganun. Sige, pumayag ako. Sinamahan ko sila. Sinet namin ng Saturday. So, biyahe kami nun. Malayo-layo po yun dito sa amin. So, pagdating po namin dun sa lugar na yun, pinapasok po kami. Hindi ko alam kung sino yung katatagpuin namin dun sa opisina na yun, sa bahay. Then, maya-maya, may lumabas na madam. Tapos, nag-usap sila. Tapos pinakilala ako, ganyan. O anong sadya natin, ganun si madam. Ang sabi naman ni teacher, si madam din, literal na teacher. Actually po madam, plano ko pong magdagdag ng loan ko, sabi niya. Oh, di ba nakakuha ka na? Sabi, opo ma'am, kaso kailangan ko pong ipa-repair yung isang building ko, yung isang poultry house ko. Nang sa ganon, magamit ko, makapag-grow ako ng broiler, sayang lang naman yon para magamit ko yung kita, magiging 2 yung poultry house ko na gumagana, nagpapangsyon, sabi niya. So, mabilis akong makabayad sa inyo ng utang. Ganon siya. So, magkano ba yung nakuha mo na sa akin? Ganon si madam. Sabi niya, 900,000 na po. O, magkanong gusto mong idagdag? Mga 600 po, madam, sabi niya. Inisyuhan siya ng cheque, 600,000. So, 1.5 million na po yung kanyang utang. Meron naman po siyang kinolateral na property. Ganun po yung nangyari.
Biglang ang sabi ni teacher kay madam, sabi siya nga po pala, madam, si Sydney to, ganito. Pinakilala niya ako, ako raw yung may restaurant daw ako, ganon. So sabi niya, anong atin? Sabi ni madam. Sabi niya, kasi ma'am, uutang din siya. Diba, wala sa usapan yung ganon. Pero bigla niyang sinabihan si madam na mangungutang daw ako. So, naiinis ako. Pero dapat mabilisan na eh, dahil andun yan eh. Kailangan ko nang magdesisyon. Sabi ko, kung sasabihin ko lang naman na, ay hindi po ako mangungutang, tapos na yung kwento. Pero dahil nga sa nakita ko na nagulat ako dahil ganon lang eh, parang humiram lang siya ng 600 pesos. Sabi ko parang na-shock ako, napaisip ako. Pero dahil nga sa mabilis rin akong magdesisyon, nung pinakilala niya ako, inintroduce na ako, niya ako na mangungutang din daw ako, tinanong pala ni madam kung anong gagawin ko daw. So, ura-urada, nag-isip din ako. Sabi ko, ay, actually po, meron na akong existing na 2,000 heads na paitluging manok. Kaya lang, gusto ko pong mag-additional. Kaya lang, wala po akong kapital. Kung mapapahiram nyo po ako, lubos po akong matutuwa ka kung gano'n. Total, doon po ako bumibili ng feed sa inyo ka kung gano'n. So, sabi, gano'n ba? Sabing gano'n sa akin ni madam. So, ano naman ang iko-collateral mo? Sabing gano'n. Sabi ko, meron po akong titulo ng lupa. At saka meron din po akong meron din pong titulo ng lupa yung kapatid ko, house and lot. Oh, sa pangalan pala ng kapatid mo, kailangan mong willing ba siyang mag-execute ng affidavit or special power of attorney na ginagrant kanyang iloan mo yung kanyang property. Sabi ko, pipirma po siya mismo. Sasama po siya, kung ganun. Aba, talagang napaka-supportive din ng kapatid mo sa'yo, ha? Ganun siya sa akin. Sabi ko, opo, napaka-supportive po nila dahil alam naman po nila yung hirap na dinadanas ko para lang makasurvive ka kung ganun. At kapag ako naman ay nakaahon, kasama rin po sila na hihilahin ko kako. Maganda yan, sabi niya. Hayaan mo, pagpunta namin ng mister ko dyan sa inyo, titignan ko yung kinukulateral mo, sabi niya. Sige po, thank you po, kako ganun. Magkano ba yung gusto mong utangin, sabi niya sa akin. Sabi ko, 3 million. Yung 3 million na yon ay pangdadagdag ko sa 8,000 heads na RTL. Bibili ako ng sisiw, pakakainin ko, bibili rin ako ng cages, tapos yung kakainin na naman niya. So, ganun yung aking inuutang na bigla-bigla na lang na lumitaw sa idea ko, ano. Sa part 3, ikwekwento ko po kung anong nangyari dun sa kwentuhang utang na yan. Yan. So, abangan nyo. Maraming salamat po. Sana nagustuhan ninyo yung mga inspiring stories natin dito. Mga totoong kwento na nangyari sa buhay natin. Ano? Kumbaga, kinekwento ko po para kayo po ay mas ma-inspire. Wala po tayong gustong anuhin dito na tao. Mga ganyan po. Ano? Yan. So, thank you po. Kita-kita po ulit tayo sa part 3 ng ating inspiring stories. Yan. Thank you!